Welcome sa pilot episode ng pinakabagong challenge ng Motor Pilipinas, ang Ride and Hike The Quest for 7 Summits, kung saan aakitin natin ang 7 iconic mountains ng Pilipinas. Whoops! Teka, bago yan, bakit ko nga ba ito gagawin? Kain, 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 motor, kain, motor, motor, kain, kain, motor, kain, kain, kain. Whew! Yan ang naging lifestyle natin habang nililibot ang Pilipinas. Kaya't pagdating ng lab results... Kailangan nating magbago na lifestyle. At bukod sa kinakain or nutrition, kailangan din ng physical exercise. Hindi umubra sa atin ang paulit-ulit lang na pagtakbo sa paulit-ulit na lugar. At dahil naalala kong na-enjoy ko ang mga hiking at trekking sa iba't ibang tourist destination sa Pilipinas tulad ng falls at peaks, isang quest na naman ang humamon sa akin. What if akyatin ko ang ilan sa mga kilalang bundok sa bansa natin? What if kahit wala ako masyadong experience, isama ko sa aakyatin ang tatlong pinakamataas na bundok ng Luzon, Visayas at Mindanao? At gawin ko kaya ang paglilibot nito gamit ang motor? At gaya ng sinasabi ko sa bosses na kumausap sa atin noong episode 1 ng motor noong 2017, kailan ko pa ito gagawin kung hindi ngayon? Kapag may rayuma na ba? Kapag hindi na kaya ng tuhod o baga? At dahil kailangan ko din namang mag-exercise, why not do it na kasama rin ang ilan sa ating bucket lists? At dito na buo ang bago nating adventure, ang Ride and Hike The Quest for 7 Summits. Aakitin natin mula sa beginner-friendly na Gulugod Baboy sa Mabini, Batangas, hanggang sa pinakamataas at isa sa pinakamahirap akiting bundok sa Pilipinas, ang Mount Apo sa Mindanao. At gaya ng nauna nating quest, kailangan smart din. Specific, measurable, attainable, relevant, at time-bound. Specific, kailangan maakyat natin ang 7 summits at magmotor hanggang sa drop-off points. Kung may isarado man o sarado pa din, sa alin sa mga ito, papalitan ng available na ibang bundok. Measurable, kailangan 7 ang maakyat at marating ang summit. Attainable, sa tulong ng research at local guides, aakyatin natin ang mga summits safely. Relevant, nagiging mas health conscious na ang mga tao at maganda itong option as a physical exercise. Madadagdagan pa ang milestones mo sa buhay mo. Time-bound, dapat ay maakyat ang 7 summits bago matapos ang 2024. A small disclaimer, I'm not aiming to be an expert hiker after its completion. Just like most of us, I am just a rider who wants to spend time with nature and reap the health benefits of climbing mountains. I will try to give you as much information as possible para madali niyong masundan kung sakaling gusto niyong gamitin ang itinerary natin. Ito-document natin ito sa perspective ng isang beginner climber at ang journey namin kung paano mako-conquer ang ilan sa pinakamatataas na lugar sa Pilipinas. Just for fun and as a bonus, ito ang figure natin sa simula ng quest. Pasintabi lang po sa mga kumakain. At ikukumpara natin ito syempre pagkatapos ng quest natin. Sabi nga nila, you gain the most from the journey and not the destination. So yung training natin along the way ang huhubog sa magiging resulta ng pagbabago sa katawan natin sa dulo ng quest. Sinamahan nyo akong matapos mag-motour sa 82 provinces, kahit sana ay patuloy nyo akong samahan sa bago nating adventure. First summit natin, Mount Gulugud Baboy! Hola motoristas! It's a good day to hike! Sana ganyan pa rin yung panahon, no? Pagdating natin sa Mabini, Batangas. Dahil ang first ever na aakitin natin ay ang Mount Gulugud Baboy. Meet muna natin yung dalawa nating kasama, isa sa Calamba City at isa sa Batangas City. Let's go! So dito tayo sa Petron Turbina, no, sa Calamba City. So imi-meet natin dito is si Jed. Gamit niya yata is the Triumph Trident. Hindi ko lang alam kung nasan siya dito. Bangers. A few inches later. Yan, oh. Yeah. What's up, brother?
Franklin. Oh, okay yan. Safe lang tayo. 12 seconds later. So unfortunately yung kasama natin nagka-problema sa clutch lever. Pinaayos na kasi yun, kaya ni-replace siya. So ngayon hindi yata maganda yung pagkakakabit ng mekaniko. Nalaman na lang niya kanina on the way dito, kaya mabagal siyang kuwakbo. Buti na lang meron na dito sa Kalamba, no? Ang suggestion ko kasi is paayos niya talaga muna. Gusto ko sana siyang samahan, kaya lang meron din naghihintay sa atin sa Pataanga City. So meron din tayong kailangang sundin na time. So mangyari, habol na lang siya doon. Okay? So it happens, nangyayari talaga yan. That's fine. Importante magkita ulit tayo mamaya. Hoping na maayos na siya, no? Well, let's go. Now on the way to Batanga City. By the way, so ang gamit nating helmet ngayon ay ang bago nating covered Tourmax X. So kita nyo, bagay na bagay yung kulay sa BMW F850 GS natin. Ito, blue and black. Yan. Meron ding parts ng gray. So itong covered Tourmax is a flip up and dual visor, and mataas ang rating ito. 5-star rating to, no, for safety. Kaya gustong-gusto ko itong helmet na to. So tama natin is the SEC Moto Supply Expedition Elite version of the Adventure Jacket ng SEC Moto Supply. Makita natin mabuti. Yan. So nakakatawa dito, marami itong vents para kung kailangan mo tulad nito, mainit na mainit, bubuksan mo lang yung vents and then extra ventilation na siya, no? So buksan mo lang yung zipper na to and instant air vent. So na nga natin. Ito ang control ng SEC Moto Supply. So very comfortable, tsaka snug na snug yung fit, tsaka stretchable with also protection sa nako. Batanga City. So from Kalamba exit going to the Rotonda, it's 36 kilometers, no? FYI lang, para lang may idea kayo. 133 pesos pala yun. Taas-taas din ah. And dito na tayo. Yan oh, kumusta brother? Kumusta? Ito nga pala si JM. JM, kumusta? Yun. Ha? Kasama nyo? Nag-message ako sa'yo, nagka-problema yung clutch niya. Oo. Oo. So kaya kami natagalan. Sinubukan naming ayusin, kaya lang wala eh, kailangan niya ipa-check sa Triumph. So meron Triumph doon sa Kalamba, doon na lang niya dadalhin. Hindi, ano pa lang, nasa bahay pa lang, napansin niya. Oo. Hindi, hindi naman. Ano siya? Na pinapalitan niya kasi to, clutch lever. Tapos, yung mekanikong nagkabit, may marunong siguro, or nagkama. Aberya pa. Kaya nga, inis na inis siya. Sabi ko, okay lang yan. Importante, safe ka. So, sunod na lang daw siya. Ito siya, motoristas, no? Ayan. So, nandito tayo ngayon. Bypass tayo, bro. Para mas mabilis. So, bypass tayo dito ang daan natin, motoristas. Ayan, pakita ko sa map. Tapos dalawa kasi ang pwedeng puntahan mo. Pwedeng ka dito mag dito ka pumasok. Pag ganun, which is ito yung pinaka trail na mas matagal, mga 1.5 to 2 hours yung hike mo. Pero dahil gusto natin na ipakita sa mga mas gusto na mas simple lang, no? Kumbaga hindi naman lahat mahilig mag-hike. So ito mas mabilis lang, no? Mas mabilis, maakyat natin yung motor natin at the same time konting akyat lang para makita niyo na agad magandang view. Anyway, let's go. Thank you. O nga, kaysa lalayo pa tayo dun. So, ikot tayo sa Rotonda, motoristas. Dahil dun tayo sa bypass road. O, turo ko sa inyo kung saan yan. Kaya motoristas, huwag kayong basta-basta sisingit sa ganon. And i-assume nyo na lang nakita ka niya, no? So, kita nyo yung instance na yon. So, better safe than sorry, no? Okay lang, madali ka ng ilang segundo, basta hindi ka madisgrasya.
So ito motorista, yung bypass road na to. Actually swabing-swabing dan dito kasi nga sa halip na magbayan-bayan ka, lalo na doon sa Batangas City, napaka-traffic. Ito mas swabe lang kasi nga puro diretso. Kaya lang mayroon mga kanto dyan, mga intersection na kailangan kayong mag-ingat kasi may mga tumatawid din ng mga sasakyan, no? Pagkatapos ng kahabaan na yun, dito na tayo kakaliwa, no? So hindi nyo mamiss yan kasi ano na yan, dulo. Ang kulit lang ng poste dito. Alright. Alright, so pagdating dito, left turn tayo. Kung gusto nyo ng clockwise, left. Kung gusto nyo ng counterclockwise, dun kayo sa right side. Okay, let's go. Sumanong, oh. May ATV. Dito tumitingin si Manong. So malapit na tayo sa tabing dagat. Nakaka-excite laging makakita ng dagat. Ay, baha. So hopefully makita natin, maganda yung panahon, makita natin yung mga islands. Mindoro Island from afar, Marikaban Island, and yung Sombrero Island. Okay, let's go. Nakipot yung daan dito, masyadong maingat yung nasa harapan natin sa sakyan. Ayun na, pakita tayo ng paakyat. Puro buhangin pa, oh. Kaya pagdating sa part na to, ingat-ingat na kayo, no? Tulad yan, pag biglang tumigil yung nasa harapan ng sakyan natin, nakaano tayo, nakabitin tayo. So alalay lang kayo. Yung masyadong halata sa video pero matarik na po ito, siguro mga nasa 40 degrees, 45. Yan, pa dito tayo motorista sa. Pag maglo-loop kayo dito kayo sa band ng kaliwa ngayon, diretso tayo or pakanan pala actually. So hiwalay na kayo sa main road. Mahigit 3 kilometers hanggang taas pa wala din sa kanto na yan. Paahon na to. Puro paahon. Again, kung mas gusto mo yung mas mahabang hike, doon kayo sa kabilang ruta, no? Pag sa mga yun nga sabi ko nga kanina, hindi naman lahat mahilig sa mahabang hike. So ito perfectong example sa mga gusto lang ng maikling hike and then madadala yung motor doon. As in mas gusto ng mas maraming ride kaysa sa hike. Makipot na dito. So 4 wheels motorizers kaya naman pero again makipot siya. So alalay. Grabe na. So sayang hindi umabot yung GoPro pag on. May matarik talaga doon, siguro mga 50 yun, 50 degrees. Matarik talaga tapos kurbada. Kaya mga medyo baguhan pa sa pagmumotor, either mag-training pa kayo or kung magaan naman yung motor nyo, kaya naman. Pero may certain technique kasi eh, matarik na pakurbada. What? Ah, okay. So meron na namang kakananan. And ito yun. May nakalagay naman, Gulugod Pagoy. Here we go. Ito na yung magandang view.
Voila! Woo! Ang ganda! Nasa likod natin, motoristas. So we're almost there. Again, mas matatarik pa. Medyo napaparamdam si Kakambal, pero sige, tuloy lang. What? Maulap! Woo! What the heck? Woo! Ganda! Woohoo! Ganda! Tutok tayo syempre! Ito na tayo doon bago pa tayo abutan ng kakambal ko. Oh, bubusina ako, isa siguro dito, isang pitik na busina. So motoristas, it's a Wednesday, kaya itinaming talaga namin na weekday para wala masyadong tao, kasi pag weekend, sobrang dami dito. Ito yung part ng batarik, oh. Ito na! Woo! Parking fee is 50 pesos pag motor, or pag 4 wheels, 20 pesos naman kapag 2 wheels. Ganda ng view. Dagat na, oh. Picture kayo muna doon. Alright, so tinanong natin si ate. Tinanong ko kung pwede mag-drone dito, kung safe ba. Sabi niya kaya naman daw. Basta minsan hindi na bumabalik. Hindi, may pupulot naman daw. So kapag nalaglag daw, may pupulot. Yun nga lang, hindi na raw, sa iba na daw mapupunta. Ang kulit mga tao dito. Brother! Yan, oh. Hello, motoristas! Yan. Again, ito si JCTV, no? Yes, JCTV Motovlog. Okay, tara na, habang okay pa. Ay, motoristas, di na tayo. So, iwan na natin tong helmet. Tinanggalan natin yung cardo, tsaka yung GoPro natin, tsaka itong jacket. Try natin iwan. Gandang araw po ulit. Pwede pong magpaiwan ng helmet po, tsaka po jacket. Mga nagnanakaw pa! Eh, binibili sa akin, alam na ma. Baka singilin pa kayo pag binintay niyo. pag naamoy po yan, baka singilin pa kayo. Dito na yan. De, biro lang po. Pwede po mag-inquire dito sa mga rates po. Camping fee po, magkano po? Ang entrance kasi overnight, 100 lang per head. Day tour is 50 lang. Pitching fee, may ganun ba? Environmental. Environmental yun. 50 pesos 50 din. Pesos. And then yung mga, alam mo, may itala silang tent. May bayad okay po ba? Yun. Ah, diretso na po yun. Okay. Paalala lang natin, motoristas, na syempre, kung ano yung dinala nyo, yun din yung ibabalik nyo dito. Okay, mag-iwan ng basura doon, di ba? Ano, para mapanatili nating malinis. Ngayon po ba, may mga gumagawa na ganun? Marami po. Mayroon pa rin. Na-verify natin, no, na dalawa yung summits dito. Parehong gulugod baboy, pero yun yung original dito nga sa side na to. Tapos yung extension ay doon sa kabila. Unahin natin yan para may suspense, and then doon sa kabila naman, no? Okay, let's go. Ayun, kaya palang lapit kanina naka-crop. Ito nga ulit, si JCTV Motovlog. Ang ganda ng view. Nakalimutan ko mag-picture din sa may nakalagay na gulugod baboy. Meron pa sa taas yata, di ba? Ito po. Okay, ayun na pala, sticker! Maglagay tayong sticker, motoristas. Ito yung akitin natin. Paki dun sa taas. To mabilis lang to. To wala pang 10 minutes to, motoristas. Okay. Ngayon, ang suit natin is the Elevate. Elevate Nirvana. Hindi na tayo nagdala ng dedicated na boots. Kasi gusto ko masubukan kung komportable pa rin siya kahit mga simpleng hike na ganito. Para di sa mga magra-ride na mga inga, ayaw nila talaga ng hiking and ayaw nila lang magbihes, bibigyan ko kayo na feedback kung kaya niya. Tara tayo, oh. Ang dami na stickers dito. Lagay tayo, syempre. Yan. Yes. Alright. Thank you, brother. Okay, nakita tayo. Sana mag-clear up yung fog na yan. Tingnan mo, motorista, sa walang makita. Tara, brother. Let's go. So, dalawang akitin natin. Ayun. Pala yung sura niya, oh. Sa
Sayang. Ang timing natin, nandito na yung view mo, Tarises. Oh, sayang. Pag wala, Sir JT, yung ulam, siyang nasa Batanes. Yeah, nakita ko nga sa mga photos and videos. Kita yung mismong town ng Mabini. Yes, Mabini ang makikita nyo, town of Mabini. So, sabi ko kanina, both sides nung Balayan Bay at saka yung Batangas Bay, makikita natin. Left and right kasi yun eh. Pag nakaharap kayo sa southwest. Okay? Sayang, pero okay lang, mamaya makita siguro natin. At Motorista, so medyo umiinit-init na, no? Mahapdi na sa balat eh. Konti na lang, magki-clear out na yan. In the meantime, meron tayong pasilip. Ang ganda, oh! May lawin. Ayan, oh, ang laki. Paano ba tawagin to? Parang kalapate? Palakpak nga tayo. Para po lumapit yan, pa rin natin yung drone. Yung pala yung susi. Sabi niya din si JT, abangan na natin yung drone niya. Tama na yung Sombrero Island dito. Sobrang white sand. Mas maliit lang siya. Ganda dito sunrise and sunset. Unfortunately, hindi pa natin kayang gawin yun kasi mas maganda nga kung magka-camp ka dito para maabutan mo. Pero sobrang aga na pupunta ka dito. Huh? Balik na tayo. Lipat na tayo ngayon dun sa kabila. Tayo galing, pwede kayo dito sa pinuntahan natin, pwede din kayo doon kumaliwa, or pwede kayo doon, maganda rin ang view doon. So kanya-kanyang bayad, so ito ang itsura niya pag ganun tayo malamang. So sabi ni ate, mga 15 minutes daw dito. So kung doon is 5 minutes, dito 15, so triple. Batak na tayo doon, nakapag warm up na tayo. Ito rin totoong hike, let's go. May mga tindahan dito kung kailangan nyo ng tubig, quick snack, ayan meron. Okay, tayo doon, Motoristas. Hanggang doon, sa tuktok. Okay, update sa ating Elevate Nirvana. Swabe pa rin. Hindi nga, para ka pa rin talaga naka-sneakers. Mas matigas lang ng konti. Yung lining kasi, obviously, for protection to. Pero yung comfort, ang lambot niya sa paa. Naka-riding boots kayo, kayang-kaya. Pero pag siyempre yung mga nakapang-enduro, yung matitigas talaga yan, sasakit paa niyo dito. Again, isa na namang tindahan bago ka magsimula umakyat. Let's go. Mount Gulugud Baboy, standing at a height of 525 meters above sea level, is a favorite among hikers looking for a quick yet rewarding adventure. Located in Mabini, Batangas, the mountain's name, which translates to pig's spine, describes the series of rolling hills resembling a pig's back. There are actually three peaks in the range. The first is the original Gulugud Baboy, which is 470 MASL. The second is 485 MASL, which is also called Gitna. And the highest is also known as Pinagbanderahan, which is over 525 meters above sea level. From up here.
Despite its relatively low elevation, the summit offers a surprisingly panoramic view that stretches across Batangas Bay, Marikaban Island, and even the distant peaks of Mindoro. Behind the scenes lang, nagsisave na tayo ng mga files from the drone papunta sa cellphone natin para kung sakali lang, di ba? Kung sakali. Sinadala na tayo dyan yung nangyari sa Inok Ifugal, di ba? Nawala ang drone natin, so nawala din yung files, so naglipat na tayo. Pero ang sarap tumitig dito, Teresa, tingin niya pa. Ganyan lang yung makikita. Ayan. Siyempre, hindi matranslate sa camera, pero ang ganda ng view. Kung pwede lang na maglagay dito ng maliit na kubo, or what. Basta shaded area, sarap tumambay dito. Alright, so basta tayo dito sa isang summit. Meron pang isang banda doon. Mas makikita yung area na yon sa Batangas Port. Ito, Batangas Port na itong area na to. Kita mo yung mga roro na dumadaan dyan, tsaka mga ship. Sa banda dito yung Monte Maria, hindi pa masyadong kita eh. Papunta na yan doon. Punta doon sa Mindoro area, no? Mindoro. Let's go doon, sa kabila. This hike is perfect for beginners. Gaya nga na sinabi ko, ilang minuto lang, mararating mo na agad yung summit. Perfect ito sa mga gusto mas maraming pagmumotor kesa sa pag-akyat. Ito ang napili nating first summit dahil ito ang pinaka-accessible sa mas maraming tao. Dahil hindi naman lahat ay mahilig talaga mag-hike ng ilang oras. Perfect destination ito after a breakfast ride. Nasa vicinity nito ang Anilao, which is a popular diving spot. In fact, along the coast, sobrang daming diving resorts dito. Kaya sa mga gagawa ng Mabini Loop, consider Mount Gulugod Baboy. So pababa na ulit tayo, pabalik na tayo sa parking area. Doon yung kasama ko nagbablog. Buti na may dala tayong tarpaulin. Supposedly sublimation to, di lang umabot. Shoutout nga pala Imprint Customs. Diyan tayo nagpagawa ng jersey. Ganda ng design. So talagang rugged na rugged, no? Kung interested kayo magkaroon ng ganito, comment below, magpapaproduce tayo, okay? So parang papatakbo kong motor, 120. Kasi 50 yung entrance, 50 environmental fee, 20 pesos po motor ano. Okay po, thank you. Oh, bayad na tayo. Eh, nandito na nga ulit tayo sa baba. Nagpa-photo ops na rin tayo dito. May mga bikers din dito. Ang ganda ng view, motoristas, oh. So baba na tayo and papunta na tayo ngayon ng Ala Animals, yung kinaina natin dati, no? Nagustuhan ko kasi yung pansit doon. Thank you po! Success! Ang first summit! Goodbye muna, Gulugod Baboy. Ayan, ang ganda ng view, motoristas, oh. Woo! Okay, kaya na tayo, gutom na ako. Mag-11:30 na yata. Let's go! Dito na. Tayo magpapark. Kain na, let's go. Hey, Brother JM. Kumusta naman ang kumusta naman yung biyahe natin so far in general? Enjoy. Siyempre, isang karangalan na nakasama ko or napasama ako sa quest ni Sir JT. Bro. Sa ride, siyempre. Dati pinapanood ko lang yan. Pero ngayon, kasama na, no? Yes. Nakatawa naman. So, ayun guys, mas gagalingan ko pa sa pagbablog din. Gawa nung mga pinapakita ni Sir JT sa mga vlog. And Sir JT, good luck sa mga quest mo kahit na hindi ako makasama sa hanggang dulo. Susuporta tayo and panonorin natin. Yun. Maraming salamat, ha. Salamat na marami. Again, JCTV, yes, Motovlog. Nakakatawa na makasama yung mga subscribers, no, kahit papano. Kung pwede nga lang lahat, eh, di ba? Pero syempre hindi kaya, no, hindi pa pwede. Pero salamat na marami sa tulong mo, bro, and hope to ride with you again soon, ha? No problem po. 12 seconds later. Ayun, oh. Nakaabot, oh. Sakto lang, bro. Sakto lang. Sa Doc Jed. Ayan yung kasama natin kanina sa gas station. Pero okay na ngayon, di ba? Okay na. At least ang kita kami, nag-abot pa rin kami. Hindi nga lang sa nakakyat. At least makakain pa rin kami magkasama. Matagal na tayo nagpa-plano mag-ride, di ba? Okay. At least technically, makakapag-ride naman tayo, eh. Mas flexible na yung time ko kasi sariling-liling. Wala akong kasama. Yun.
Mukhang madalas natin makasama to. Yeah, brother. Nice to have you. Kain ka na, kain na. And that concludes our first episode of our Ride and Hike, The Quest for 7 Summits. Simula pa lang ito and marami pa tayong adventures. Kaya huwag niyong kalimutang subaybayan ang mga susunod na episodes. Once again, this is JT of Butur. Adios, motoristas! Buti na lang umabot yung kakambal. Basada naman tayo. Woo!